Kumusta mga Brad? Pag-usapan natin ang kasaysayan ng pagdiriwang ng Kapaskuhan. Saan nanggaling ang ideya ng selebrasyon dito? Bakit may Christmas tree? Bakit may Santa Claus? Bakit may nangaruling at bakit nagbibigayan lang ng regalo tuwing sasapit ang Pasko? Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Kapag winter season, halos lahat ng mga tao sa iba't ibang dako ng mundo ay ramdam na ang Kapaskuhan. Napansin ng lahat na napakaiksi na lang ng daylight o liwanag at napakahaba ng gabi o pagdilim kapag winter season. Ito ay dahil sa tinatawag na winter solstice. Kapag winter solstice noon, ang mga tao sa North ay may sariling holiday na sineselebrate. Diba dito sa atin napapansin natin na mabilis maggabi tapos ang tagal sumikat ng araw pag sumasapit na ang buwan ng November, December at January. Pero alam nyo ba sa North, kapag winter, may time na halos 24 hours wala talagang araw o liwanag. Minsan mas mahaba pa. Halos puro kadiliman lang. Kaya imagine kung nakatira ka sa Alaska, Canada, Norway at ibang bahagi ng North tapos sobrang dilim pa. Kaya kapag winter solstice, maraming tinatamaan ng sakit dahil sa sobrang lamig at marami rito ang nasasawi. Kaya kapag finally sumikat na ang araw sa lugar, ang mga tao ay nabubuhayan. Kaya ang araw ay tinuturing ng mga tao na life-giving force. Dito nagsimulang sambayin ng tao ang araw at magsagawa ng iba't ibang mga selebrasyon sa lugar ng North. Ang Ancient Roman o Roman Pagan ay pinagdiriwang ang festival na tinatawag na Saturnalia. Saturnalia dahil ang pangalan ng Diyos nila ay Saturn. Siya ang Diyos ng araw. Kapag Saturnalia, ang mga tao sa North ay nagsisindi ng bonfire dahil sobrang importante sa kanila ng liwanag na ibinibigay ng apoy. Sa North, kinikilala nila ang puno doon na tinatawag na Evergreen Tree o Fir Tree. Dahil sa kabila na sobrang lamig na kondisyon ng lugar kapag winter solstice, nananatili pa rin itong buhay. Kaya maraming tao rito binubunot ng puno dahil naniniwala sila na merong buhay ang Fir Tree. At ang punong ito ay inilalagay nila sa kanilang mga tahanan at nilalagyan ng ilaw sa tuktok nito. Ang iba naman ay ginagawang amulets at inilalagay o sinasabit sa labas ng pintuan. Ito ay dahil sa paniniwala na ang Fir Tree ay poprotektahan sila sa lahat ng panganib dulot ng winter. At dito nagsimula ang seremonya tuwing sasapit ang winter solstice. Nagpatuloy ang Saturnalia at patuloy itong nag-evolve sa nagdaang mga siglo. Maraming naglabasang kulto sa panahong ito na nagkalat sa buong North. Meron pa silang sinasamba na ang pangalan ay Mithras na pinanganak ng December 25. Ang araw ng pagsamba sa kanya ay tuwing ikapitong araw ng linggo, which is Sunday sa panahon natin ngayon. Tinuturing din siyang Diyos ng araw. Ang Saturnalia ay ginaganap ng mid-December at kapag winter solstice bilang pagpaparangal sa kanilang Diyos. Tuwing sasapit ang selebrasyon ng Saturnalia, ang mga alipin ay hindi nagtatrabaho. Wala rin nagnenegosyo. Ang kani-kanilang bahay ay decorated. Naglalagay sila ng fir tree sa loob ng bahay at amulet. Ang iba ay mga daon-daon. Tulad ng sinabi ko kanina, nagsimula ito sa paniniwalang may buhay ang Fir Tree at mabibigyan sila ng proteksyon laban sa winter. Pagsapit ng Saturnalia, bilang bahagi ng kanilang pagdiriwang, ang mga Romano ay nagsusugal, nagkakantahan, nagtutugtugan at nagbibigay ng regalo. Isa pa, may mga tao na nagbabahay-bahay para kumanta. Siyempre, may kapalit itong salapi. Dito nagmula ang ideya ng Christmas caroling. Ulitin ko lang ha, ang Saturnalia ay festival ng Roman Pagan tuwing sasapit ang winter solstice. E ano naman ang ibig sabihin ng pagano? Ang term na pagan o pagano ay nabuo lang noong 4th century nung namamayagpag pa ang Roman Empire. Sila yung may paniniwala na polytheism. Ang polytheism ay paniniwala o pagsamba sa maraming Diyos. Sa madaling salita,
Ang Roman Empire ay naniniwala sa maraming Diyos at sila rin ang nagpalakas, nagpatibay at nagpatuloy sa pagdiriwang ng Saturnalia. Sa early part ng Christian era, sa Southern Europe, dahil hindi na talaga mapigilan ang paglaganap ng mga Christians missionaries, bagamat may mga nahuli at napaparusahan, marami pa rin ang nakapagpatuloy na Kristiyano, lalo na't underground sila noon. Ang Romano ay pinag-combine ang paniniwalang Kristiyano at tradisyon ng mga pagano, kabilang ang selebrasyon ng Saturnalia. Kumbaga, ang strategy ng mga Romano sa mga early Christians noon, if you can't beat them, join them. So nagsimula ito nung si Constantine the Great na emperor ng Romano ay nag-convert sa Christianity. Si Constantine ang kauna-una ang Roman emperor na naging Christian. Malaki ang naging impluwensya niya sa pagproklama ng Edict of Milan noong 313 AD na isang agreement na nagdedeklara na ang Christianity ay pinapayagan na sa loob ng Roman Empire. At dito nga nagsimula ang Roman Christianity. Tinuligsa si Constantine ng mga pagano at sinisisi na siya ang dahilan kung bakit tumina ang imperyo ng Romano dahil sa pakikiisa niya sa mga Kristiyano. Ang problema, ang impluwensya ng sinaunang selebrasyon o festival ng pagano na Saturnalia ay nahalo na sa paniniwalang Kristiyano. Ang December 25 na kapanganakan ni Mithras ay naging kapanganakan ng ngayon ni Jesus. Na kung titingnan sa history, sa Biblia o maging sa Quran ng mga Muslim, walang binanggit na araw na kapanganakan ni Jesus at parehas na sinasabing si Jesus ay hindi pinanganak ng winter. Ibig sabihin, ang konsepto ng pagdiriwang ng araw ng December 25 ay nagmula pa sa tradisyon ng mga Roman pagans. 12th century noong nagsimulang lumabas ang December 25 bilang kapanganakan ni Jesus. Hindi lang ang kapanganakan ni Mithras ang pinagdiriwang pag December 25 ng mga paganong Romano, dahil kapistahan din ito sa kanila na tinatawag na Sol Invictus o kapistahan ng araw. Kung matatandaan, na ikwento ko na nung una kung bakit nila sinasamba ang araw. Ito ang dahilan kung bakit saan mang panig ng simbahan ng Romano, hindi mawawala ang simbolo ng araw. Eh si Santa Claus naman, pag-usapan natin, ano namang kinalaman nito sa Pasko? Ang imahe ni Santa Claus ay nagmula sa katauhan ni Nicholas na isang dating Christian monk na naging kilala dahil sa paglalakbay nito sa iba't ibang lugar para mamigay ng tulong, lalo na sa mga may sakit at mahihirap. Kalaunan ay naging santo ito. Ngayon, ang Saint Nicholas ay patron na ngayon ng mga bata. Sineselebrate ng mga Romano ang kanyang kamatayan tuwing December 6. Bagamat pinagdiriwang na ng mga Romano ang araw ni Saint Nicholas o Santa Claus, eh hindi pa rin malinaw o klaro sa mga tao ang itsura nito. Hanggang sa dumating ang taong 1931, ginamit ng kumpanyang Coca-Cola ang image ni Santa Claus mula sa drawing ni Thomas Nast para sa advertisement campaign nito. At dito nga nagsimula ang makulay na imahe ni Santa Claus. Naputi ang buhok, mabalbas, mataba at pula ang suot. Tanong, ano uli connect ni Santa Claus sa pagdiriwang ng Pasko? Actually, wala naman talaga noon. Pero dahil sa kumpanyang Coca-Cola, tuwing darating ang buwan ng Disyembre, ang imahe ni Santa Claus ang makikita sa mga advertisement nila, mapatelebisyon man, posters o kahit sa mga billboard sa mga kalsada. Kaya mula noon, tumatatak na sa isip ng tao na si Santa Claus ay dumarating tuwing sasapit ang Kapaskuhan. Ngayon, alam nyo na kung saan nagmula ang selebrasyon ng Pasko pag December 25 at ano ang connect nito sa Christmas tree, dekorasyon sa bahay, pangaruling, mga inuman, sugalan at ni Santa Claus. Na kung iisipin, eh wala naman talaga itong connect sa araw ng kapanganakan ni Jesus. Actually, ang mga early Christians eh hindi naman talaga sineselebrate ang kapanganakan ni Jesus. Ang mga early Christians kasi noon eh mas nakafocus
sa pangangaral at pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos sa buhay nila. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.